Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang sabi ng Panginoon, ako ay lilikha isang bagong lupa't isang bagong langit. Mga pangyayaring pawang lumipas na ay di na babalik. Kaya naman kayo'y dapat na magalak sa aking nilalang. Yamang nilikha ko itong Jerusalem na ang aking pakay maging kagalakan ng mga hinirang. Ako mismo'y magagalak dahil sa Jerusalem at sa kanyang mamamayan. Do'y walang panambitan o kaguluhan. Do'y wala ng sanggol na papanaw. Lahat ng titira roon ay mabubuhay ng matagal. Ituturing pa rin na kabataan pa ang edad sandaan. Ang hindi umabot ng gulang na ito ay pinarusahan. Magtatayo sila ng mga tahanang kanilang titirhan. Sa tanim na ubas ay sila ang aani. Ang Salita ng Diyos. Poong sa aking nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. O Panginoon ko, sa iyong ginawa, kita'y pinupurit, ako'y iniligtas. Kaya kaaway ay di na nakuhang matuwa't magalak. Mula sa libingang daigdig ng patay, hinango mo ako at muling binuhay. Ako nakasama nilang napabaon sa kailaliman. Poong sa aking nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Purihin ang poon, siya ay awitan ng lahat ng tapat na mga hinirang. Iyong gunitain ang mga ginawa ng Diyos na banal. Ang kanyang ginawa ay alalahanin at pasalamatan. Hindi nagtatagal yaong kanyang galit at ang kabutihan niya ay walang wakas. Ang abang may hapis at tigmak sa luha, sa buong magdamag, sa bukang liwayway ay wala ng lungkot, kapalit ay galak. Poong sa aking nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Kaya't ako'y dinggin, ikaw ay mahabag sa akin, o poon, ako ay pakinggan. Mahabag ka poon, ako ay dinggin mo at iyong tulungan. Nadama ko'y galak ng iyong hubarin ang aking panluksa. Sa pasasalamat sa iyo, o poon, ay di magsasawa. Poong sa aking nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, umalis si Jesus sa Samaria at nagtungo sa Galilea. Sapagkat si Jesus na rin ang nagsabing, ang isang propeta'y hindi iginagalang sa kanyang sariling bayan. Pagdating niya sa Galilea, ay mabuti ang pagtanggap sa kanya ng mga taga-roon. Sapagkat nasa Jerusalem din sila noong pista ng Pasko. At nakita nila ang lahat ng kanyang ginawa roon. Nagpunta uli si Jesus sa Cana, Galilea. Doon niya ginawang alak ang tubig. Doon naman sa Kapernaum ay may isang mataas na pinuno ng pamahalaan at may sakit ang kanyang anak na lalaki. Nang mabalitaan niyang bumalik si Jesus sa Galilea mula sa Judea, pinuntahan niya ito, pinakiusapan niya itong pumunta sa Kapernaum at pagalingin ang kanyang anak na naghihingalo. Sinabi sa kanya ni Jesus, hanggat hindi kayo nakakikita ng mga palatandaan at mga kababalaghan, hindi kayo mananampalataya. Ngunit sinabi ng pinuno, tayo na po, Ginoo, bago mamatay ang aking anak. Sumagot si Jesus, umuwi na kayo, magaling na ang inyong anak. Naniwala ang lalaki sa salita ni Jesus at umuwi nga siya. Sa daan pa'y sinalubong na siya ng kanyang mga alipin at sinabing magaling na ang kanyang anak. Tinanong niya sila, anong oras siya gumaling? Siya po'y inibsa ng lagnat kahapong mag-aalauna ng hapon, tugon nila. Naalaala ng ama na noong oras na iyon sinabi sa kanya ni Jesus, magaling na ang iyong anak. Kaya't siya at ang kanyang buong sambahayan ay sumampalataya kay Jesus. Ito ang pangalawang kababalaghang ginawa ni Jesus sa Galilea pagpunta niya roon, buhat sa Judea. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay nasa ika-apat na linggo na tayo ng ating paghahanda para sa dakilang kapistahan ng Pasko ng Muling Pagkabuhay, araw po ngayon ng Lunes.
At siguro tiyak po ako na habang tayo naglalakbay sa panahon ng Kwaresma, may mga sakripisyo tayong ginagawa. May mga konting pag-aayuno o may mga bagay na binibitawan natin, may mga bagay na sinasakripisyo natin para sa mga araw na ito, no? Tandaan ng ating nais na pagbabago, no? Pero alalahanin ho natin, gaya ng ating unang pagbasa, pinapaalaala sa atin na ang tunay na pagbabago ay nakaangkla lamang sa Diyos, no? Ang tunay na pagbabago ay nakasentro lamang kay Jesus, no? Hindi naman natin na pwedeng sabihin na magbabago ako ng buhay, pero hindi naman natin nakikita kung ano ba yung nais ng Diyos para sa atin. Kasi pwede nating sabihin na, oo, magbabago ako, babaguhin ko yung aking pamumuhay, pero masasagasaan ko yung ibang tao. Pwede nating sabihin, oo, magbabago ako ng aking kinikilos, pero wala akong pakialam sa ibang tao. Kasi ang tunay na pagbabago, hahayaan natin kumilos ang Diyos sa ating buhay at hahayaan natin na Diyos ang maghari sa ating puso at isipan. At sa oras na mahayaan natin na ang Diyos yung maghari sa ating puso at isipan, magkakaroon din tayo ng mata na katulad ng sa Diyos. At kapag nakikita natin kung ano yung nakikita ng Diyos, nakikita natin ang bawat sandali ay pagkakataon para sa atin na magmahal. Yan ho yung kaganapan ng buhay na ninanais ng Diyos para sa atin. Yung mahayaan na kumilos ang Diyos sa ating buhay. Yung mahayaan natin na maging mukha ng Diyos para sa iba. Yung mahayaan din natin na makita natin yung mukha ng Diyos sa ibang tao. Dahil, kasi kung pwede lang natin sabihin na, oo, magbabago ako dahil gusto kong maging maayos yung aking pangangatawan, maging maayos yung aking itsura, maging maayos yung aking kung ano nakikita na rin ng ibang tao, nagiging makasarili lamang iyon. Dahil ang tunay na pagbabago ay para sa ibang tao. Hindi ito para sabihin na, oo, magbabago ako para maging angat ako sa ibang tao. Ang tunay na pagbabago, laging para sa ibang tao. Ang tunay na pagbabago, laging nakaangkla sa Diyos. Laging nakasentro kay Jesus. Walang saysay ang mga pagbabago na nais nating gawin kung hindi naman ito nakasentro kay Jesus. Walang saysay yung mga pagbabago natin gagawin kung hindi tayo magkakaroon ng kaisipan tulad ni Jesus. Walang saysay yung mga pagbabago na ninanais natin kung aalisin natin ng Diyos sa ating buhay. Sana hindi lang ito maging paalaala para sa atin, pero maging paalaala din sa mga kapwa na ating mga kasalamuha na sa gitna ng ating paghihirap, sa gitna ng ating mga pinagdadaanan, sa gitna ng mga sakripisyo na nais natin gawin o sa mga sakripisyo na ginagawa na natin, mas makita pa rin natin yung presensya ng Diyos. Hindi natin masasabi na tunay na sakripisyo yung ginagawa natin kung hindi naman tayo nakatuon kay Jesus, kung hindi tayo nakatuon sa Diyos. Yung sakripisyo na iyan, mawawala ng saysay kung hindi naman natin nakikita na sa bawat sandali ng paghahakbang natin, sa bawat sandali na tayo'y naglalakbay, ay kasama natin ng Diyos. Sa patuloy nating paghahanda para sa dakilang kapistahan ng Pasko ng muling pagkabuhay, ito yung buhay na pangako sa atin ng Diyos. Ito yung pangako na tinatanaw-tanaw natin. Ito yung buhay na matatamasa natin sa oras na ituon lang natin yung ating paningin kay Jesus. Sa oras na ituon lang natin yung ating paningin sa Diyos. Dahil ang tunay na pagbabago na ibinibigay sa atin ni Jesus, yung buhay na walang hanggan na ipinangako niya sa atin. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Earth, a quiet night in a cold manger.
all alone and unwelcome in his home, just another stranger.